Walong kabanata. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino pong pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, "Tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ay ako ang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y talian sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga may iwasan ang pagdating ng tukso. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan ito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang makapasok ka sa langit na putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawa kang kamay o paa at itapon ka sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang mapunta ka sa langit na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Amang nasa langit. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga yon? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, ayaw ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi.
Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang pahintulutan ninyo sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Itong beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang haring hinga ng ulat ang kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang pamamahala. Unang dinala sa kanya ang aliting may utang na 1,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang may bayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ko ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na 100 piso sa kanya. Sinunggaman niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman yon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na tauhan. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Thank you.
Thank you.